Welcome to my channel, Accounting and Motivation. Good day everyone, here I am again. Thank you very much for watching my videos. Balikan natin ang huling topic natin noong nakaraan. Nabanggit ko doon na hindi sapat na ang graduation lamang ang target mo, na diploma lamang ang target mo. Dapat targetin mo doon yung lisensya. Okay? As accounting course, as BSA course, dapat yun ang tinatarget natin. Above pa doon sa graduation, above pa doon sa diploma. Para maging 100% finish tayo doon sa cycle ng accounting course natin, tapusin natin yun. Lisensya ang targetin natin. So, balik tayo sa topic natin ngayon. Things to consider before review. Okay? Siyempre, first of all, ang kailangan mo talagang ano dyan, yung health mo. At saka finances. So, hindi natin kontrolado yon, which is dapat meron ka nun bago ko mag-review. Yung health mo, kaya niya ang pollution, pupunta ka sa Manila, dapat hindi ka masyadong nagkakasakit, hindi ka masyadong maiiluhin, hindi ka masyadong maarte sa mga pagkain. Ganyan. Finances, given na yan na dapat meron tayo kasi magastos talaga ang review sa Manila. Kung hindi kaya ng magulang natin, kung may support tayong mahihingi sa iba, mas maganda. Pero habang nag-aaral ka pa, huwag mo munang problemahin yun. Hayaan mo yan hanggang sa fifth year mo, doon mo naman malalaman yan. Eh. Diba nga, binanggit ko doon sa declaration nyo isama para bago dumating yung time na yon, hopefully, maibigay yung pangangailangan natin. Punta na tayo doon sa unang bagay na kailangan mo bago mag-review. Una talaga kailangan mo itong calculator. So dapat dito, nag-aaral ka pa lang, yun na yung calculator na ginagamit mo. Ang calculator na kailangan nyo ay 12 digits kasi mahaba ang number natin sa accounting. Yun na dapat ang ginagamit natin sa college para pagdating natin sa actual review, sanay na tayo, mabilis na tayo. Sanayin nyo na rin ang sarili nyo na hindi lang isang dalit ang pinapipindot nyo, at least dalawa or tatlo. Kasi sa review, sa actual board, oras ang kalabat talaga natin. Sige sir, go! Okay? Kailangan mo to, kailangan mo makabisado ang operation ng calculator mo para hindi ka magkamali. Bakit ko nasabi yon? Kasi nangyari sa akin, a day before ng exam, nagpalit ako ng calculator ko and then bumagsak ako, nagtaka ako. Sabi ko, ba't ako bumagsak? Tapos chinek yung operation ng calculator, magkaiba. So, pagpindot ko na ganon, iba yung lumalabas na result. Ang point ko naman dyan, para sa review, mabilis kang pumindot. Kabisado mo na, gamay mo na yung calculator mo, at sigurado ka na kung ano yung pinindot mo, yung talagang sagot. Napaka-minimal lang magiging error mo. Pangalawa, nasa fifth year pa lang kayo, dapat alam nyo na kung sino ang makakasabay nyo sa review. Napakalaking bagay nun. Kasi sila yung makakasama mo sa araw-araw. Sila yung magiging body-body mo, mapagtatanungan mo everyday habang nagkaklase kayo, habang nasa review center kayo, magkakatabi kayo doon. Importante yun eh, para pag hindi mo naintindihan, may tatanong mo sa kanya, pag hindi naintindihan ang kasama mo, magtatanungan kayo kayo mismo. Iba rin kasi eh, kahit hindi mo naman sila kasama sa room mo, sa tinitirhan mo, at least pag pumunta ka sa review center, meron kang na pagtatanungan. Pero dapat, i-consider mo rin yung makakasama mo sa review. Kasi makaka-apekto sa'yo yan. Kung hindi seryoso yan sa pagre-review, kung wala sa puso nila yung pagre-review, sasabit ka, madadamay ka doon. So kaya ko naman nasabi yan dahil doon na rin sa naobserbahan ko, naranasan ko, na isa kong kaklase na magaling sana, pero sumabay doon sa isa kong kaklase na gala ng gala lang ginawa during review, nakisayo naman siya doon, wala. Hindi pumasa. Diba? Sayang, hindi na rin umulit. Alam niyo, hindi niyo talaga may iiwasan na merong nagre-review ganun. Kahit tayo mismo alam natin sa sarili natin na hindi tayo handa, pero sinusuportahan tayo ng magulang natin, diba? Nung second review ko nga, during pre-board, natatawa ako dun sa isa, talagang seryosong seryoso. Pero ano sagot? Ano sagot? Parang, ano sagot? Nanghihingi na sagot dun sa katabi niya. Pre-board. Seryosong seryoso sa pangungopya. Kaya ako sinasabi yan sa inyo kasi nakita ko yun mismo. Baka magulat kayo, may nagre-review bang ganun? Meron eh. Pero yun mo, pre-board na, kinakopya mo pa. Ano yun? Anong purpose mo doon? Para pumasa sa pre-board? Ay, sa actual board, hindi ka papasa. Iwasan nyo yung mga kasamang ganun. Mahirap, mahirap. Baka hindi pa kasi nila time.
Baka sa ibang oras pa sila dapat mag-review, hindi pa sila ganun karseryoso, hindi pa nila nakikita ang importance ng pagiging certified public accountant. Hindi pa nila kailangan ng lisensya. Maaring maaluan sila sa buhay na isigolaki lang. So kaya okay lang, pero tayo, kailangan agad natin, lalo na kung itinataguyod lang tayo ng magulang natin sa pag-aaral, kailangan natin pumasa agad para makatulong sa kanila. Nung nag-graduate ako, hindi pa ako handang mag-review. Pero, nag-proceed ako sa pag-re-review dahil nakisabayan lang ako. Wala akong makitang outlet eh. I mean, hindi ko alam kung saan ako pupunta after graduation. Hindi ako nakapagplano kung saan ako magtatrabaho. Hindi ko naman nasa isip kaagad during my college life. Hindi ko nasa isip agad yung actual board na yan. Actually, last quarter lang ng fourth year ko, doon ko lang naiplano yung pag-re-review. Doon lang pumasok sa isip ko na meron parang review. Tapos, kanya-kanya kaming naghahanap ng tirahan, kanya-kanya kaming enroll. So, dapat sana, dyan pa lang, habang nag-aaral na kayo, alam nyo na kung sino yung mga kasama nyo, alam nyo na kung sino-sino yung mga makakasabay nyo para makapag-adjust na kayo. And then, syempre, kung sa Manila ka titira, magbo-board ka. Diba? Dapat doon, titingnan nyo rin. Iko-consider nyo rin kung gusto mo ba na may kasama ka, kung gusto mo ba ikaw lang. Medyo mahal nga lang ang room for rent sa Manila. Kung bed spacer naman, dapat sana sama-sama kayo. Puro accounting grad kayo na nagre-review. Noon kasi kami, may kasabay pa kaming engineering. Hindi nakaplano yung pagre-review namin. Malaking bagay na makita mo yung titiran mo agad. Para makondisyon yung sarili mo, hindi ka na magkaroon ng adjustment. Malaking bagay yon na dapat naka-mindset ka na doon ka na titira for the period of 6 months. And then last, yung binabanggit ko before, dapat yung mga references mo updated. Abang doon sa peer mo, bilhin mo na. Kasi sir, kung ano ba yung mga latest na reference na ginagamit talaga sa mismo actual review. Bumili ka na, makipag-coordinate na kayo doon sa nagre-review kung ano yung ginagamit nila para mabilis na lang. Mas mabilis na lang para sa'yo kapag nandun ka na sa actual review. Iko-consider nyo rin yung review center, ha? Kasi dapat yan sana nasa isang review center lang kayo para isa lang yung pinag-aaralan nyo. Kung gusto nyo namang makita ang modules ng mga ibang review center, pwede naman kayong makipag-swap sa mga ibang estudyante. Yung iba kasi yung kasama nyo sa dorm, nasa ibang review center sila nag-review. Kung hindi naman kayo malilito, pero kung malilito lang kayo doon, stick na lang kayo doon sa pinapag-aaralan nyo. Iko-consider nyo rin, bukod sa review center, iko-consider nyo yung schedule. Para sa akin, ang mas maganda, pang weekend ka. Kasi dalawang araw yung mag-aaral ka, nasa review center ka, then limang araw yung magre-review ka lang. So kung gusto mong mag-sit-in, kung gusto mong ma-update or mas advance ka, pwede kang makisit-in during that day sa limang araw na yon. Mas mahaba. Pero kung sanay ka naman na araw-araw, mag-araw-araw ka na lang, and then araw-araw din yung update mo. Nasa sayo, depende pa rin yan sa sarili mo. And then last, ang talagang kailangan mong paghandaan dyan na kalaban ng kahit sino man ay yung homesick. Kahit hindi ka magre-review, kahit magtatrabaho ka lang, homesick talaga yung magiging kalaban mo dyan. Kaya nga dapat sana, bago ka mag-review, punta ka na ng Manila, tingnan mo na yung titiran mo doon, makita mo na, makondisyon ka na, matuto kang gumalaw ng mag-isa. Maglaba. Kung may pera ka, di magpalaba ka. Kumain sa kung saan-saan. Diba? Sa mga karinderya. May storya ka niyan, taga Mindoro yun. Dalawang buwan, kumain sa fast food. Hindi nila alam yung salitang karinderya. Meron po nun, pwede kayong kumain nun. Marami nun sa baba, sa review center. Kung titira ka man, nung malapit na sa Manila, maraming mga karinderya yan. Hindi nakakalasan yung paninda nila. Kinakain po yun. Kung pihikan ka nga lang talaga, talagang doon ka sa fast food, pero hindi mo kakayanin, dalawang buwan, masyadong mahal. Umaga, tanghali, hapunan, doon ka bibili, mauutang ka. 6 months yun.
palagay mo kahit hanggang 5 months lang, o di ba? Mahirap. Dapat matuto ka mag-adjust doon pa lang sa environment. Pero kung taga Cavite ka lang, na magbabas ka lang, nandito ka na, babalik ka lang ulit, okay lang yun, nandoon ka sa sarili mong bahay. Pero kung yung iba, katulad namin na tawid isla pa, hindi ka pwedeng magbalikan sa bahay mo, ganun talaga, ma-homesick ka. Kaya iba rin yung kasama mo yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo na talagang seryosong mag-aral para hindi nyo maramdaman yung salitang homesick. So dyan pa lang, nandyan pa lang kayo sa bahay nyo, nag-aaral pa lang kayo, pag-aralan nyo na kung paano mamuhay ng mag-isa, paano maging independent for the meantime, para pagdating nyo ng Manila, hindi na makadagdag yun sa adjustment nyo during sa period ng review. So yan lang muna, alam nyo kaya ko sinasabi to para hindi nyo na maranasan, para bago kayo dumating ng Manila, nakaprepare na kayo. Kasi yan yung mga realization ko before na sinabi ko, sana may nagsabi sa akin. Sana alam ko noon, sana ganun. Puro sana, pero wala, kulang sa information. So, maswerte tayo na kuha tayo ng mga ganitong information. So, till next time, please like and subscribe. Thank you very much.